Pumalag ang isang grupo ng mga manggagawa sa bagong panukalang isinusulong sa House of Representatives. Gusto kasing gawing dalawang taon ang kasalukuyang anim na buwang probation period kung ire-regular ang isang manggagawa. May report si Salima Refran. 12 taon nagtrabaho sa isang mall sa Inocencio Domingo. Pero kahit kailan, hindi siya naging regular na empleyado. Every 6 months, linilipat kami ng destino. Kaya mahirap yun eh. Yung sahod mo, hindi pa kasya sa ano, hindi pa kasya sa budget mo pagdating ng oras ng gipitan. Sa ngayon, alinsunod sa labor code, pagkatapos ng 6 na buwan na probationary period, dapat ay maregular na ang isang empleyado. Pero si Probensyano Ako Partless Representative Jose Bonito Singson Jr. nais pang palawigin ang panahong ito. Base sa inihain niyang House Bill 4802, aamyendahan ang labor code para gawing 2 taon ang 6 na buwang probationary period ng mga manggagawa. Hindi raw kasi sapat na panahon ang 6 na buwan para malaman kung kwalipikado ang isang probie para sa regular employment. Sa takot daw na maregular ang isang substandard na empleyado, napipilitan daw ang mga employer na i-terminate agad ang isang empleyado bago pa matapos ang probation period. Ang panukalang ito ni Singson, ikinagalit ng Trade Union Congress of the Philippines, lalo't na vito lang kamakailan ang Security of Tenure Bill na inaasahan pa naman magpapatigil sa sistema ng kontraktualisasyon at kulturang endo. This is a modern form of slavery na ito ay walang lugar sa isang moderno at lumalawak at lumalaking ekonomiya sa administrasyong Duterte. Tutol din dito ang ilang kababayan nating nakausap namin. Ayunis yan, 2 taon kailangan. Sa panahon po kasi ngayon kailangan ng mga tao ng trabaho kaya dapat po talaga irregular na po ng 6 na buwan. Malaki kasi ang pagkakaiba ng isang probie sa isang regular na empleyado. Bukod sa walang kasiguraduhan na may trabaho ka matapos ang 5 buwan, minimum wage lamang ang iyong sahod at walang promosyon. Meron ka lamang social benefits tulad ng PhilHealth, pag-ibig at SSS, pero wala kang mga bonus at minsan pati leave credits. Pagka ikaw ay probationary, wala kang, hindi ka entitled sa 30th month. Hindi ka entitled sa Christmas bonus, hindi ka entitled sa promotions at iba pang mga incentives na binibigay ng mga companies. It will actually encourage yung kontraktualisasyon. It will dadami yung endo. From 6 months to 2 years, ano ba yan? Dapat 6 months pababa, hindi pataas. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP at Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI tungkol sa issue. Salima Refran, GMA News.